Yeah.
ituturo ko ngayon sa inyo kung paano kumabuild ng wheel set ng bike, yung tamang paglagay ng rayos at pagtanggal. Ngayon po makikita nyo po na sinisimulan ko ng baklasin at tanggalin. Tatanggal po tayo ngayon ng distributor. Ang wheelset na ito ay papalitan ng rim na 27.5 at rayos. Tanggalin na po natin yung rotor disc. Release. Tatanggalan naman po natin ng hangin yung gulong. Tapos pagtanggal ng hangin, babaklasin na pala natin yung gulong sa rim. Yan po, tatanggalin natin. Yan. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano tanggalin yung rayos sa rim. Kailangan po natin ng spoke wrench para matanggal. Pag nagtanggal po kayo ng rayos, unahin mo muna yung kabilang side para mabilis lumambot. Palitan po natin to ng rim na 27.5. Ito po yung tinatanggal natin ngayon ay 26 sir na rim. Papalit po siya ng 27.5 at bagong gulong.
guys, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang kapanood ng aking mga video. Sana po may napupulutan kayong aral dito tungkol sa mga pag-aayos ng bike. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Yan po yung spoke rings. Japan po. Japan made po yan. Napakatibay. Sukat po niyan ay 14 sukat ng ulo ng rayos. Yung sa mga beginners, dapat nyo rin matutunan ito para matuto kayong mag-ayos ng sarili nyong mga bike. Bawas po, gastos po yan, kasi di na kayo kailangan pang pumunta ng bike shop at magpaayos. Pagkatapos nyo pong luwagan yung kabilang side, lipat naman kayo sa kabila para maganda po yung pagkatanggal nyo sa ring. Pagkatapos natin tanggalin yung mga rayos, linisin natin yung hubs. Tapos na po yung likuran na rim set. Ito ngayon yung binabaklas natin ay unahan. Gustong matutong magbuo ng wheel set at mag-align. Yan po, tinatanggal na po natin ang rayos isa-isa. Thank you.
pinakatanggal na po natin yung rim. Ayan. Tanggalin po natin pa isa-isa yung rayos. Papalitan po siya natin ang bagong rayos na kulay pula. Inisip po natin siya ng basahan. Yan po, malinis na po yan. Itong habi po ay self-bearing. Nalagyan na natin siya ng rayos. Yan po, driving lace po yan. Okay. Titigan niyo lang po na mabuti kung paano gawin. Ayan po, driving lace. Iigit na rin natin yung pangalan. Bilang po niyan, tatlohan. Yung tatlohan sa dalawa. Itong pangatlo. Ayan po. Kasi pag mahaba po yung rayos, apatan yung lagay. Pag maikli, minsan dalawahan. Ayan, ilalagay natin yan. Yan, atras po kayo ng isa bago sa pito. Bago ilagay yung rayos. Sunod-sunod na po yan. Pagkatapos yung ilagay yung dalawang rayos na to,
Sunod-sunod na po yan yung kabilang side. Idudulo nyo lang po yung nipple sa layos. Para pantay-pantay po yung pagpasok ng rayos. Ayan po, tuloy-tuloy na po yan. Itong pattern na to ay pag natapos yung ilagay yan, dapat hindi naka-ikis yung rayos sa pito na rin. Kasi pag naka-ikis po yan, mali po yung pagkalagay nyo. Kasi yung ibang mekaniko ay naglalagay ng naka-ikis na rayos sa pito mismo. Yan, okay. Yan po. Dito holes po yung rim.
sa kabilang side naman po. Ito po, hanapin nyo yung kapartner ng kabilang side. Dapat kung sa loob po yung pagkalagay, sa loob din yung partner niya para po driving lace. Yan po, ayan. Tapos yung sa labas, pangatlo na naman, tatlohan. Yan po, ayan po yung tama. Itong lace na po na ito ay advantage po sa pag-iikot ng rayas kasi sabay-sabay po pag umiikot. Kasi yung iba naglalagay ng labas-pasok. Ito po yung pattern na maganda. Natawag nilang driving lace. Beginners, mas magandang matutunan nyo ito. Dagdag skills pa po ito sa mga beginners na mahilig sa bisikleta para matuto kayo mag-ayos ng sarili nyong bike. Ayan po, malapit na matapos mabilang side.
wheel set. Ano ang driver ko yan? Tapos natin ilagay yung maraya sa rim. Ngayon i-align naman natin yan. Yan po. Malapit naman natin po na-align. Konting pihit na lang po. Yan po. Pihitin natin hanggang sa humigpit lahat ng rayos. Sa pag-aalay naman po para sa mga beginners, aral lang kayo na mag-aral, matututo din kayo. Para sa mga baguhan, dandahan lang muna yung pagpihit para unti-unting humigpit at unahin po natin yung talon bago yung gaywang. Yan po yung sekreto ng pag-align. Dahan-dahan lang po hanggang sa humigpit po lahat. Sa mga nanonood ng vlog ko, maraming salamat. Shout out para sa kaibigan ko na si Japit Bartolome, si Warren Gordillos, shout out. Yung kaibigan ko na sa Bacolod, Renanti Flores, shout out sa iyo pare. Sana mapanood mo tong vlog na to para matututo din kayo mag-ayos ng sarili niyo bike. Out sa mga taga Bacolod. Shout out sa kaibigan ko si Rainier Betreo. Pare, kumusta mo na lang ako dyan? Yan po, inihigpitan na po natin. Wala
malapit na po siyang matapos. Malapit na pong matapos. Mahigpit na pa yan. Sa mga nanonood ng mga vlog ko at hindi pa nakapanood, sana panoorin niyo po. Maraming salamat po. To all watchers, thank you very much. God bless.